Hello mga ka-fellowship, and for today's video gagawa na naman po tayo ng isang lambuhalang floral arrangement or centerpiece na order po sa atin. Ayan po, at kung mapapansin po ninyo, talagang malaki po yung mga dahon na ating gagamitin. Yung ginamit po natin sa unang paglalagay ay hindi ko po alam kung ano pangalan, pero yan ay isang uri ng philodendron. At kung alam po ninyo ang halamang yan, mas maganda po na i-message nyo rin po sa akin para nang sa gayon alam ko rin po ang tawag sa halamang yan. Ang pangalawa pong dahon na ating ginamit ay isang uri naman ng aglaonema na kung tawag po dyan ay sand dust or yellow dust kung tawagin. At kung papansin po ninyo, hindi po paharap ang pagkakalagay ng dahon, kundi patalikod. Ibig ko pong sabihin, nakatalikod po siya sa atin kahit doon po sa harap. Bakit? Kasi po ang dahon po niyan, yung harap po niyan kasi ay plain, pero yung likod po niyan ay may design. So binaliktad po natin yung harap nasa likod para mag-reflect po yung design ng dahon sa atin. Ayan po. Tapos ipapalibot po natin doon sa ating floral foam. And i-remind ko na rin po kayo ulit mga ka-fellowship, lagi po nating tatandaan na kapag tayo gagawa ng floral arrangement, and yan po ay magtatagal, about 3 days upwards. So mas maganda po na isoak po natin siya sa solution. Pero kung hindi naman yan aabutin ng ilang araw, okay lang naman yung plain water. Ang solution po na ating gagawin ay isang kutsarang asukal sa isang litrong tubig. O kaya, isang kutsarang tawas sa isang litrong tubig. Kung mas marami po yung kailangan ninyo, mas damihan po ninyo. At pagkatapos, pag ibababad po ninyo yung foam, huwag niyo po siyang isosoak o binibigla or ating pong dahan-dahan po siya nating hayaan na siya mismo ang magsusoak ng sarili niya. Huwag po natin siyang pilitin kasi totoo, basa po yung harap, basa po yung gilid, pero yung gitna po niyan, kapag hindi po siya nababad ng maayos, ay tuyo pa rin. Kaya nagtataka tayo, bakit yung ating pong floral arrangement ay namatay? Kasi po, wala naman po talaga siya nasisip-sip na tubig doon sa galing po doon sa floral foam. Yan po ang ating pong pakatandaan. And one thing more, make sure na yung pong ating floral foam ay lagi po siyang basa. O kaya ay lagi po siya may tubig. Para lang sa ngayon, may sinisip-sip po yung ating mga cut flowers. Ayan po. So, kung papansin po ninyo, ang nilagay po natin sa ating pong first base ng flowers ay yung pong lavender aster or violet aster. Kasi siya po yung magbibigay ng ating pong accent dun po sa ating flowers. Kasi ang main flower po na gagamitin po natin dyan ay sunflower. At makikita po ninyo mamaya kapag isa-isa na po nating inilagay. So, yung pinaka-base po natin, nire-ready natin para nang sa gayon, pag inilagay na po natin yung ating po mga sunflowers, ay makikita na po natin kung saang area natin ilalagay at kung paano natin siya ilalagay. Ang ginamit po natin dyan na lavender aster or violet aster ay isang bundle po. Iubos po natin yan at huwag po tayo magtitira kasi masasayang din lang kung hindi po natin gagamitin at wala din lang tayong paggagamitan. So, ilagay po natin yung pinakauna sa sentro at pagkatapos ay gawin po natin yung nasa gilid at side by side po ang ating gagawin. Actually, yung first layer po niyan ay tatlo tapos ang susunod po ay apat and then after nun ay tatlo ulit. Ayan po siya. And kung maglalagay po tayo, make sure na hindi siya pantay-pantay. Make elevations. Kumbaga, artistically designed po yung ating pong pagkakalagay. Para kung titignan po natin yan sa harap, kahit isa po kasi nakatagilid po yung ating pong video, pag tinignan po natin sa harap, ay maganda po ang pagkakagawa niya. Or maganda po yung pagkakalagay ng ating pong mga flowers according doon sa ating pong design na gusto. Ayan na po siya. Naiharap na po natin. So, ilalagay po natin yung pang-apat. Ayan po siya. At pagkatapos, ilalagay din natin yung tatlo dito sa may, dyan po sa may third layer ng ating pong base. Ayan po. So, ganyan po ang ating pong gagawin. Ganyan po ang ating pong paglalagay. Ganyan po mga ka-fellowship. I hope may natutunan po kayo at meron po kayo na pag-aralan sa ating pong video for today.
Maraming pong salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta at sa patuloy niyong pagtangkilik sa aming mga videos. Malaki po ang maitutulong nito para magawa po namin ang mga bagay na gusto po namin gawin at ihatid po sa inyo. Muli po, God bless you all and God bless you always, mga ka-fellowship.